Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalintulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Rosa, gising na! Napabalikwas ng baon mula sa higaan si Rosa Amor. Akala niya may sunog sa sobrang lakas ba naman ng sigaw ng kanyang ina habang kalong-kalong ang panaiyak na bunsong 6 na buwan pa lamang. Ano ba? Magsibangon na at hinihintay na ako ng papanyo sa palengke. Sa lakas ng bulyaw ng nanay niya, pati yung kapatid niyang si Harold na 3 taon nang angkot sa kanya ay nagising na rin at agad na tumayo sa higaan. Inisa-isa niyang pinagmasta ng 4 pang mga kapatid na mahimbing pa rin ang pagkakatulog sa masikip nilang higaan. Mula sa sala ay dinig na dinig ni Rosa Amor ang ina habang panaybilin sa kapatid niyang nauna pang lumapit dito. Bumili ka ng 20 pandesal kina Alexa tapos yung sukli, ibigay mo sa ate mo at baon niya yan sa eskwelahan. Yung mga kapatid mo, asikasuhin mo ang pampaligo at baka mawala na naman ng tubig. Bago ka pumasok, dalhin mo na ang 3 mong kapatid kay Mamay Elsa. Pag uwi mo, kunin mo sila agad. Naiintindihan mo? Bilin ng kanyang ina. Opo, magalang na sagot ni Harold. Tinignan ng dalagang orasan sa dingding. 4:30 pa lamang ng madaling araw pero ang ingin na ng bibig ng kanyang ina. Rosa! Ma! Andyan na po! Pagkasabi, tumayo na rin siya at lumapit sa ina. Napakatamad mo talaga. Alam mo namang kailan kong umalis ng maaga ngayon at yung ama mo ay mag-isa lamang sa pwesto natin. Sermon nito habang inaabot sa kanya ang kalong-kalong na kapatid. Ma, may project po kami sa English. Kailangan ko pong magpuntang computeran para mag-research. Hirit ni Rosa. Oo na, andun kay Harold. Sa'yo na lahat ng sukli. Sakalang humina ang boses nito. Magkano po? Tanong ni Rosa. Abay 30. Yun lang ang pera ko eh. Wika ng ina. Ma naman, baon ko lang yun eh. Wika ni Rosa. Utang ka muna kay Mamay Elsa ng 50. Mamaya na ka mabayad pag nakauwi na ako. Pagkasabi, sinabayan nito ng alis. Ma! Tawag ni Rosa. Madaling araw pa lamang ay lukot na ang mukha niya. Pagdating sa pangungutang, siya na ang pinakamahiyain. Ayaw na ayaw niyang nangungutang sila kahit kanino. Pero dahil sa taghirap sila, kailangan nilang gawin yon. Tendera sa palengke mga magulang niya. 7 silang lahat na magkakapatid. Yung puhunan sa pagtitinda ng isda sa palengke ay inuutang ng mga ito sa may-ari ng paupahang tinitirahan nila na si Mamay Elsa. Mabait ito sa pamilya niya, lalo na sa kanilang magkakapatid. Sa katunayan, ito ang nagbabantay sa 3 niyang mga kapatid pag pumapasok na sila sa eskwelahan. At ito rin ang bumibili ng gatas para sa bunso nila. Sa panahon ngayon, bihira ka nang makakita ng katulad ni Mamay Elsa na sobrang bait at hindi naghihintay ng kapalit na tulong na binibigay sa kanila. Napansin niyang tulog na ang kanyang bunsong kapatid kaya nilapag niya ito sa igaan sa tabi ng 4 niya pang mga kapatid. Nagpakulo muna siya ng tubig sa takore para mailagay agad sa termos. Ate, ito na ang tinapay. Wika ni Harold na kadarating lang. Inilapag nito ang tinapay sa lamesa. Bahagya niya lang itong nilingon habang hinuhugasan niya ang mga platong pinagkainan nila kagabi. Hindi na niya kailangang utusan ng kapatid kung anong gagawin pagkagising. Sa kanilang lahat, ito ang pinakamasipag. Pagkatapos bumili ng tinapay, ginising din ito agad ang mga kapatid na papasok para mag-almusal at ito na may nagmamadaling kumuha ng tuwalya saka naligo sa banyo habang nagsasalok ng tubig pampaligo para sa mga kapatid. Ang dalaga na may inasikaso muna ang 3 at pinag-almusal. Nasa second year college na si Rosa Amor sa kursong Bachelor of Commerce, Major in Management. Si Harold naman ay nasa 3rd year high school na. Ang pangatlo nilang si Hannah ay grade 6 pa lamang at ang pang-apat si Maureen ay grade 1 pa lang. 5 taong gulang na si Lizzie. Ang panglima nila pero
Hindi mo na pinag-aral ng ina dahil wala pa daw pang gastos. Kaya ito muna ang nagbabantay sa dalawa pang kapatid kasama ni Mamay Elsa. Kahit mahirap ang buhay nila at nangungupahan lang sila, ay nakakaya pa rin silang itaguyod ng kanilang mga magulang sa pagtitinda lamang ng mga ito ng isda sa palengke. Rosa. Nasa loob pa lamang si Rosa Amor ng Commerce Department ay dinig na niya ang pagtawag ng kanyang best friend sa may pinto ng silid-aralan nila sa first subject. Good morning, bestie. Bati niya dito. Inakbayan siya agad dito papasok sa room nila. Look who's here, a gold digger bitch. Kunot noong sinulyapan niya ang nagsalita. Si Pebby yun, anak ng din sa school nila. Maliban sa kanilang dalawa ni Ariel, kasabay nilang pumasok sa room. Si Megan, isa sa mga matatalino nilang kaklase. Kaya iniisip niya, ito ang pinaparinggan ng dalaga. Hey PB, I heard they're a family of pushers. Wika naman ni Elise, best friend ni PB. Magkatabi na silang nakaupo ni Ariel ay nakakabay pa rin ang binata sa kanya. You know what? Pabulong nitong wika sa kanya habang inaayos niya sa upuan ng dalang bag. May chismis ka na naman, kalalaki mong tao. Pabirong wika ni Rosa. Hey, this is not a chismis, sagot nito sabay tawa. See, that bitch, malandi talaga. Si PB na tila ba nanggigigil sa kung kanino. Curious namang lumingon si Rosa sa kaklase sa likuran niya. To her surprise, ang talim ng titig ng mga ito sa kanya. Wala naman siyang iniisip na atraso dito. Alanganin siyang ngumiti dito pero irap lang ang isanagot nito. Nagkibit-balikat na lamang siya as if nothing happened. Dad invited you on his birthday next Friday. Sa bahay lang naman ang party. Patuloy ni Ariel habang nakatitig sa kanya. Siya naman ay kumuha ng notebook at ballpen sa bag saka ay pinatong sa armchair na parang walang narinig mula sa binata. What can you say? Curious na usisa ni Ariel. Anong what can you say? Eh alam mo namang strict ang mama ko pagdating sa mga ganyan. Wika ni Rosa. Umayos sa pagkakaupo si Ariel at patay mali siyang sumagot. Bumayag na siya. Sabi pa nga, ibili daw kita ng isusuot. Nakadisplay na sa closet ko yung dress mo. Wika ni Ariel. Ano? Gulat na napatayo siya sa kinaupuan. Pigil ang ngiting hinablot nito ang braso niya paupo. Sinuhulan mo na naman ang mama ko, no? Kailan kayo nag-usap? Wika ni Rosa. Shhh! Lumingon nito sa paligid. Wala namang nakakapansin sa kanila kasi. Busy din ang iba sa tismisan sa kanilang upuan, liban lang sa... Hanggang si Pebby na halos lumuwa na ang mata sa kakatitig sa kanila. Si Ariel, best friend niya ito mula pa high school. Naging magkaklase sila noong first year lang siya. Ito rin ang katabi niya sa upuan noon. Tinawag siya ng teacher niya para mag-answer ng question sa chalkboard. Pagbalik niya, bigla na lang nitong hinila ang upuan kaya napaupo siya sa simento. Ito ang unang binatilyong nambuli sa kanya at hindi tumigil sa kakatawa hanggang lahat ng mga nakakita ay pinagtatawanan na rin siya. Sa galit niya, pagkatayo niya ay bigla niyang sinuntok ang mukha nito. Agad na lumabas sa ilong nito ang madaming dugo pero di man lang ito nagulat at umiyak o nagalit man lang. Tandang-tanda pa niya ang mga salitang lumabas sa bibig nito. Lakas nun ah, Amazona ka ba? Dahil doon, nadala silang dalawa sa guidance counselor. Sa kanya na lamang, anak pala ito ng bagong principal sa school na yon at siya na may bagong lipat lang din doon. Simula noon, hindi na siya nito tinantanan hanggang sa mapalagay na din ang loob niya rito at naging magkaibigan sila. Malambing ang binata sa kanya pero 100% hindi ito bakla. Nag-iisang anak lang ito at siya lang ang babaeng binubuli ng binata na hindi umiyak. Yun daw ang dahilan kaya tinuring siya nitong kaibigan. Nang lumipat sila ng tirahan sa Novaliches, sa kanya lang na lamang, lumipat din palang papa nito sa isang university at ito ang nagpilit sa kanya sa school nito, pumasok at mag-apply ng academic scholarship. Mababait ang mga magulang ni Ariel, lalo na sa kanya. Minsan, dinala siya ng binata sa sariling bahay. Parang mga teenager ang mga magulang nitong nagkukulitan sa harap nila habang kumakain. Doon niya na lamang siya lang ang babaeng kaibigan ni Ariel na dinala sa bahay nito. Slut! Grrr!
anang nasa likuran niya. Nagtaka sa inasta ni PB. Hindi naman ito ganun dati. Mabait naman itong kaklase niya sa kanya noon. O siya lang itong feeling pinaparinggan kahit hindi naman. Beshi, jawa mo si Pebi no? Baling niya kay Ariel. Tumitig ang binata sa kanya pagkuway sumeryoso ang mukha at umayos ng upo. Yes, for 2 days. Mahinang wika nito. Anong 2 days? Isang oras ka mo kaya lang nalaman niyang madaming jowa kaya brinig ka niya. Malakas ang boses sa bad ni Mariel. Katropa nila noon at kakaupo lamang sa tabi ni Ariel. Hey, shut up! Umirap naman si Mariel. Ah, kaya pala para akong kakainin ng buo sa mga titig sa akin. Napaghagik-hik na lamang si Rosa. Kung titingnan, bagay naman ang dalawa. Parehong mayaman ang mga pamilya nito. Matatalino, kwapo at maganda. Perfect match. Dami-daming babae kasi. Ba't dun panligaw? Sino namang babae? Ikaw? Bakit? Babae ka ba? Baling. Ni Ariel kay Mariel. Sabay tawa ng malakas. Che, asungot na to. Inis na sagot ng dalaga. Init ng ulo mo bro. May regla ka ba? Sinabayan ulit nito ng tawang pag-iinis. Shut up! Sabay hampas ni Mariel sa braso nito. Saka lamang natigil ang dalawa sa kulitan nang dumating ang professor nilang babae. Beshi, kung brinik mo, bakit parang galit sa akin? Curious na tanong ni Rosa habang nakatingin ang mga mata sa professor. Kunwari nakikinig siya sa sinasabi nito. I told her, you're my original girlfriend. Kaswal lang nasagot ni Ariel. Hinampas niya ng notebook sa panggigil ang braso nito. Sira ulo ka talaga. Pabirong wika niya. Kunwari naiinis siya. Pero pigil ang kanyang ngiti. Sa totoo lang, kung di sila magkaibigan ng binata at di sanay sa pagiging malambing nito, baka nga maniwala siyang may gusto ito sa kanya. Pero nakapagtatakang wala man lang mali siya para sa kanya ang ginagawa nito. Wala siyang pakialam kahit magka-holding hand sila o nakaakbay ang binata sa kanya buong maghapon. To her, ito ang protector at best friend niya. Period. Beshi, antayin mo ako sa covered walk malapit sa gate mamaya before mag-uwian. Ha? Huh? Bakit? Nakaargo ang kilay na tanong ni Rosa. Basta, hindi na ito muling nagsalita. 4 p.m. Ang usapan na yan ni Ariel. Dito daw siya maghihintay sa covered walk malapit sa gate kasi may pupuntahan lang daw ito pero hanggang ngayon wala pa rin. Ilang minuto na siyang naghintay. Nang mainip ay lumabas na siya ng gate, baka nandun na ito sa labas. Sa dami ng taong palabas ng gate, eh wala man lang siya nakitang kamukha ni Ariel. Asungot na yun. Pinaghintay ba naman ako? Bumalik siya sa loob ng gate, baka palapit na ito o baka nandun sa tapat ng department nila. Nilakad niya uli papuntang department, pero wala namang Ariel siyang nakita. Asar na siyang nagpasandig sa Hyundai na nakaparada sa tapat ng department nila. Nang maalalang, baka nasa loob ng sasakyan ng may-ari ay agad siyang lumayo doon. Sa kanya pinagmasdang mabuti ang sasakyan. Ang kintab ng tinted nitong bintana. Kitang-kita ang mukha niya sa salamin. Walang bumubusina. Baka walang tao sa loob. Bagya siyang lumapit sa may bintana saka kinuha ang suklay sa bag. Inayos ang buhok at tinali na uli yon. Panay ang lingon niya habang nagtatali ng buhok. Baka andyan na yung may-ari ng sasakyan o nasa likuran ng kaibigan pero wala pa rin. Nang makitang walang nakatingin sa kanya ay kinuha niya yung Johnson's baby powder niya sa bag saka naglagay sa mukha. Saka napalingon ulit siya sa likod. Naiinis na siya. Wala pa rin si Ariel. Kagad labing humarap sa salamin. Automatikong binasa niya ng lawi ang mga labi niya saka kinagat uli ang mga iyon para pumula. Huminga sa palad upang amuyin ang hininga kung mabaho ba. Nang malamang hindi ay saka siya napangiti sabay halik ng sarili sa salamin. Nasa ganoon siyang kalagay nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Iniluanoan ang isang matangkad na lalaki na kasanglas. Natulala sa pagkahagulad. Walang kurap na napatitig sa estranghero. Ang akala pa naman ay walang tao sa loob. Sobrang nakakahiya. Anong gagawin niya? Tatakbo ba siya palayo? O ayos ng tindig at magkukunwaring galit? Bakit siya magagalit? Are you done staring at me? Wika ng lalaki. Ha? Huh?
Bigla siyang natauhan at inipon ang natitirang kapal na mukha sa kaumayos ng tindig. "Good afternoon po, sir." Bulalas niya sabay ngiti. "Rosa! Rosa Amor!" Sa sobrang lakas ng boses ni Ariel ay bahagya lang na narinig iyon ng dalagang unit. Napalingon pa rin siya. "Saved by the bell." Mabilas siyang tumakbo palayo sa estranghero. "Rosa Amor." Bulong ng lalaki. Recalling of what happened a while ago, he smiled and laughed. Dumungaw isa pang lalaki sa pintuan. "Bro, iba na yan." Panunod yun ito. "Shut up." Pinaghahampas ni Rosa Amor ng bag ang binata habang ito naman ay panayilag sa ginagawa niya. "Walang hiya ka. Kasalanan mo to. Ang sabi mo, hintayin kita sa covered walk pero di ka naman nagpakita agad. Napahiya tuloy ako sa hambog na gurang na yon." Mangyak-yak niyang panunumbat habang panayhampas kay Ariel. "Sorry na. Kasalanan ko." Natatawang awat nito habang iniinda ang hampas niya. Nang mahuli ang kamay niya, inakbayan siya agad nito at inaya ng umalis. Pero ang mga matay naniningkit na nakatingin sa lalaking nakatayo pa rin sa tabi ng sasakyan. Kahit pahiyang-paya siya, pero may kung anong pwersa ang nagtulak sa kanya para lumingon sa kinaroroonan ng estranghirong lalaki. "Ha? Nakatingin ba ito sa kanila? Bakit parang silang pinagmamasda nito?" Bigla siyang kumawala sa bisig ni Ariel as if guilty siya. "Guilty saan?" Napalingon uli siya sa lalaki. Namula siya. Bakit parang narinig niya ang tawag nito? "Amor." Nanindig ang balahibong. Binilisan niya ang paglalakad at hindi na muling lumingon pa. Alas 8 na ng gabi nang makauwi si Rosa Amor galing sa school. Naabutan pa niyang kumakain ng mga magulang at mga kapatid sa lamesa. "O bakit ngayon ka lang?" Nanilisik agad ang mga mata ng ina. "Ma, di po ba sabi ko sa inyo, may research ako ngayon?" Tila hapong-hapo niyang sagot saka nagmano sa mga magulang. "O siya, kumain ka na." Sabad ng ama habang puno ng pagkain ang bibig at sige pa sa pangunguya. Tinignan niya ang ulam sa hapagkainan. Daing, pritong saging at pritong talong ang naroon. "Pa, tirahan niyo ako ng talong ha." Nakangiting wika niya. Sa lahat ng gulay, talong ang pinakaboporito niya kahit anong luto pa yon. Inilang hakbang niya lamang ang sofa sa sala sabay lapag ng bag at bumalik na sa lamesa saka umupo sa bakanting upuan katabi ni Harold. Inabot agad ng kapatid ang malinis na plato. "Pa, dagdagan mo naman ang baon ko bukas. May bibilhin po kasi ako." Habang umunguya ay untag niya sa katahimikang namayani sa kanila. "Ako din po pa. Bibili po ako ng lapis. Pudpud na po ang lapis ko." Hirit ni Maureen. "Ate, kanin." Utos nito sa dalaga. Dumukwang siya at kinuha ang lagayan ng kanin saka sinandukan ng kapatid. "O ikaw, Harold, wala ka bang ipabibili?" Tanong ng ina habang sinusubuan ng kanin ang pang-anim na anak na nakakandong sa hita nito. "Wala po." Sinulyapan niya ang katabi. Simula nang lumipat sila dito sa Maynila, di niya narinig si Harold na humingi ng pera sa mga magulang kahit baon man lang. "Basta pagbutihin niyo lang pag-aaral niyo mga anak. Nagpapakahirap kami sa pagtatrabaho ng mama niyo para lang mapag-aral kayo. Nakikita niyo naman, madaling araw pa lamang ay namamakyaw na ako ng mga ititinda naming isda para lang may pera akong maiuwi sa inyo para sa pag-aaral niyo." Wika ng kanilang ama. Tahimik ang lahat. Ganyan mangaral ang papa nila kung kailan nasa hapagkainan saka magdadaldal. "Noong kapanahonan namin, kahit piso iniiyakan namin, maswerte kayo at kahit magkano hingin nyo, naibibigay ko sa inyo." Wika nito habang ngumunguya ng pagkain. Tahimik pa rin sila. "Oy Rosa, ang sabi ni Ardiel, dadalo ka raw sa birthday ng papa niya." Pekli ng ina. Bahagya naman siyang sumimangot. "Ba't pumayag kayo ma?" Paninisi niya dito. "Alam niyo naman wala akong perang pambili ng isusuot." "Abay di magpantalon ka tsaka magblouse, may school shoes ka naman dyan. Pwede na yan." Muntik na siyang masamid habang umiinom ng tubig. Napalakas ang paglapag niya ng baso sa lamesa. "Ma, magdi-18 na po ako. Nakakahiya naman kung ganun ang outfit ko." Angal ni Rosa. Nagkatingin na ng mag-asawa. "Ate Daing," kinalabit siya ni Maureen. "Ba't bang bata ka eh ako lagi ang inuutusan mong kumuha ng pagkain mo?" Wika,
ni Rosa. Kasi love kita eh. Napatingin siya sa kapatid. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Anak, gusto mo ba ng Avon? O sisa ng ama? Napatigil sa paghiwa ng daing sa plato at awang ang bibig na bumaling sa ama. Avon, nag-i-Avon na palang mga tatay ngayon. Nako, sabihin mo na, gusto mo ng make-up kit. Panunod yun ng ina. Pigil ang ngiti sa mga labi. Bala ko umorder kay Mamay Ilsa kasi, sabi ni Ariel, ikaw lang daw ang walang make-up sa school nyo. Yung pangkatigagal niya ay napalitan ng sobrang tuwa. Ang mama niya talaga, kahit walang arte sa katawan, ay marunong ding tumingin sa mga pangangailangan niya. Pa, ma, walang bawian ha. Make-up kit. Sinabayan niya ng hagikig ang sinabi. Tumawa ng malakas ang ama. Promise, basta unahin ang pag-aaral bago ang ligawan. Wika nito. Naku po pa, sa mukha kong to, si Bessie lang ang nagtitiga sa akin doon sa school. Paliwanag ni Amor. Madami nga nagsasabing bakla daw si Ariel kaya naging best friend ko. Nagkatinginan mag-asawa. Walang problema doon anak, basta tapusin ang pag-aaral ha. Huwag munang magpapaligaw. Payo ng kanyang ama. Opo. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib niya. May tumawag ba sa kanya? Lumingon siya sa may pinto. Wala namang tao. Kunot ang noong, itinuloy niya lamang ang pagkain. Alas 10 na ang gabi pero bakit di pa rin siya makatulog? Amor, bakit laging sumasagi sa isip niya ang salitang iyon? Mula nang magkaisip siya, wala pang tumawag sa kanya ng Amor. Sinong tumatawag noon kanina? Napaawang bibig niya sa biglang pumasok sa isip. Yung nakasanglas na lalaking may-ari ng kotse. Bigla siyang napailing. Imposible. Di siya nito kilala. Nasa ganun siyang pag-iisip nang may marinig siyang nagbubulungan sa kabilang kwarto. Gising pa pala ang mga magulang niya. Wala kang maririnig sa akin. Basta ipangako mo lang na itatago mo ang lahat sa anak natin. Boses ng inang humihikbi. Biglang umiyak si Precious kaya di niya masyadong narinig ang pinag-uusapan ng mga ito. At dahil okupado ng lalaking na encounter kanina ang isip niya, ay wala siyang naunawaan sa naririnig. In fairness, gwapo ang lalaking yun kahit nakasanglases, walang pimple kahit isa, makinis ang mukha, tsaka sa tindig pa lamang halata ng edukado at mayaman. How old is he? Let me guess, 25? Wala sa sariling napangiti si Rosa. Paano kaya kung yun palang mapapangasawa niya? Nag-blush siya bigla sa baybaling ng katawan sa kaliwa. Likot mo naman ate, reklamo ni Harold. Noon lang niya naisip, magkakatabi pala silang matulog sa higaan. Bakit di ka pa natutulog? Pabuling niyang usisa. Sinong makakatulog sa ginagawa mo? Kanina ka pa kaya pabaling-baling ng higa tapos humahagik-hik ka pa. Sa boses nito ay naroon ang inis. Ha? Talaga? Di makapaniwalang tanong ni Rosa. Stop thinking, matulog ka na. Utos na sa isip saka pumikit. Makakatulog din siya. Nakatulog nga siyang nakangiti. Kinabukasan, di niya narinig ang bulyaw ng ina pagkagising. Nang tumingin sa orasan nakasabit sa dingding ng kwarto ay bigla siyang napatayo. Alas 5 na. Kumari pa siya ng takbo papasok sa banyo. Harold, ba't di mo kinising kanina? Sigaw niya sa kapatid. Sinong hindi nangigising sa'yo? Ngawit na nga hindi lang ako katawag sa pangalan mo pero atungal ka lang na atungal. Pabulyaw na sagot ng ina. Ma, yung baon kong tanghalian, kayo na magluto. Sigaw niya mula sa loob ng banyo. Kung sa katamaran, ikaw nang pinakatamad damuho ka. Alam mong magbibiyay ka pa papasok sa paaralan pero nagpuyat ka na naman. Nagsimula na naman itong manermol. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Tinanghali na tuloy ako ng alis. Ma, yung baon ko, huwag mong kalilimutan. Wika ni Rosa. Oo na, Bruhilda ka. Nakahanda na sa lamesa. Pasigaw nitong sagot. Halos araw-araw na ganun sila, lalo pag tinatanghali siya ng gising. Walang tigil sa paninirmo ng ina, pero tumitigil din naman pag hinahanap na niya ang baon sa school. Oh, ayan ang brochure ng Avon. Tingnan mo habang nasa school ka at ikaw nang pumili ng mga gusto mo dyan. Wika ng ina sabay abot ng brochure nang makitang papalis na siya at bit-bit na ang baong pagkain. Halos pumalakpak ang tenga niya sa sobrang tuwa. Love na love ko talagang mama ko. Niyakap pa niya ito sa tuwa sabay halik sa pisngi nito.
Noon lang niya napansing, malalaki ang mga eyebag ng huli. Kawawa naman ang kanyang ina. Di na naman ito pinatulog ni Precious sa kakaiyak gabi. Aalis na po ako, ma. Paalam niya. Ingat ka, sagot nito. Opo. Sa SM Fairview nila napagpas ang gumala. Mula nang malipat sila sa Novaliches ay tatlong beses pa lamang siya nakapunta doon. Wala kasi siyang hilig mamasyal. Simple lang ang daily routine niya. Bahay, eskwelahan at computer room lang sa school nila, liban na lamang kung inaaya siya ng dalawa na gumala tulad ngayon. Although wala siyang hilig mag-mall, pero pag nandito na siya sa loob ay para siyang batang turo ng turo sa mga bagay na nagagandahan siya. Beshi, look, ang ganda. Kalabit niya kay Ariel sabay turo sa isang gown na nakadisplay. Naaliw naman ang binata sa ginagawa niya. Si Mariel ang naging guide nila. Umakyat sila sa escalator papunta sa Cyber City kung saan naroon ang lahat ng uri ng mga gadget. Hey, look, may bagong labas ang Oppo, oh. Wika ni Mariel. Ang gaganda, bulalas ni Rosa. Pero alam niyang hanggang tingin na lamang siya sa mga iyon. Mula nang mag-aisip siya, computer pa lang nahawakan niya dahil kailangan sa school. Pero cellphone o smartphone, hanggang tingin na lamang siya sa mga meron. Di niya kailangan yon. Kontento na siya kung anong meron siya ngayon. Subalit, ipokrita naman siya kung sasabihin niyang never siyang naghangad na magkaroon ng smartphone tulad ng sa dalawa. Kaya lamang ay ayaw niyang pahirapan ng mga magulang. Magkakaroon din siya ng mga bagay na gusto niya pag nakapagtapos na siya ng pag-aaral. Mahal naman pala, 18K, bulong niya kay Mariel na makita sa label ang price ng smartphone. Pwede naman yon, Beshi, home credit, sagot ng kaibigan. Ayain ko si mama sa susunod para makita niya. Nakaramdam siya ng inggit sa narinig. Kapwa nagtatrabaho sa BPA mga magulang ni Mariel. At dahil bunso ito sa tatlong magkakapatid, halos lahat ng gadget ay meron ito. Yun nga lang, wala din itong arte sa katawan. Para pa nga itong tomboy kung umasta at malamit. Samantalang siya, tendera lang sa palengke ang mga magulang. Pero kailangan niyang makontento kung anong meron siya ngayon. Kawawa naman ang anim pa niyang mga kapatid kung aasa siyang mayaman dahil lamang sa scholar siya sa isang university at mayayaman ang mga classmate niya. Napabuntungin siya but he managed to smile afterwards. Wala siyang dapat ikainggit. Ganun talaga ang buhay. Nagkataon lang na mahirap sila ngayon. Ibinaling niya ang paningin sa labas ng outlet. Pa? Naibulalas niya nang biglang mahagip ng paningin ng ama. Bakit nandito sa SM ang papa niya? Di ba't nasa pwesto na ito sa palengke ngayon at mamaya pa ang uwi? O baka naman may date ang mga magulang ngayon pero nilihim lang sa kanila para walang istorbo. Napangiti na lamang siya sa naiisip. Excited na hinabol niyang ama pero paglabas niya ay sa bilihan ng smartphone ay naglaho ito sa kanyang paningin. Binilisan niya ang paglalakad baka maabutan niya ito. Ayun, nakita niya ito sa escalator pababa. Pa, tawag niya pero hindi ito lumingon. Nakita pa niya itong bumaba sa ground floor at lumiko pa kaliwa. Pero nang nasa ground floor na siya, nawala na naman ito. Dumiretso siya ng lakad habang panay ang tingin sa mga taong naroon. Baka di niya lang ito nakita. Subalit, nawala na ito ng tuluyan sa kanyang paningin. Ang excitement kanina ay napalitan ng panghihinayang habang pabalik sa Cyber City kung saan niya iniwan ang mga kaibigan. Ngunit, magi ang mga ito ay di niya rin naabutan. Sabi ng isang sales lady doon, sumunod daw ang dalawa sa kanya palabas kanina. Hinanap niya mga kaibigan sa paligid. Pero, di rin niya nakita. Bumaba sa ground floor baka sakaling nandun ang mga ito sa labas ng SM at doon siya inaantay. Nang nasa kalagitnaan na siya, bigla siyang napahinto. Saan bang dako ang pinasukan nila kanina? Hey bro, how long are we going to stay here? Untag ni Red sa katahimikan habang nasa loob sila ng sasakyan ni Limwell. Nakatingin ito sa huli through rearview mirror. It's been an hour since we came here. Aburidong wika ni JR sa likod ng driver's seat. Sa lubong ng makilay ng binata habang nakatingin sa labas ng SM City Fairview. Easy bro. Lyra told me she would come. Na traffic lang daw siya. Sagot ni Limwell. Wow bro. Nakikinita ko na ang pagkatalo mo sa pustahan. Panunod yun ni Rex sa kaibigang katabi sa driver's seat.
They made a bet na kapag sumama ang bagong jowa ni Limuel dito ngayon at makuha nito ang babae, they will enthrone him as their master and the ultimate playboy. Sa bahay ni Red sila magsiselebrate, taya silang apat sa gastos, at magbibigay pa sila ng tig 5,000 sa binata. Subalit pag natalo ito, magbibigay ito ng 50,000 sa barkada. Ganon silang maglaro ng mga barkada niya. Nagpupustahan sila once a year kung sino ang tatawaging Master Playboy of the Year. Kukuha sila ng jowa at kapag nakuha nilang virginity, ang barkadang gumuanan ang tatawagin nilang Master. To them, a game is just a game. No hard feelings. Wala silang pakialam sa mga babaeng pinaglalaroan nila. Kasalanan mga ito bakit pumapatol sa kanila. Call it cruel, but they were just men who wanted to have fun with girls. Besides, once a year lang naman ito ginagawa bilang katuwaan. Pre, after 20 minutes na wala pa yung girl, talo ka na sa pustahan. That was our deal. Paalala ni Gilbert, isa sa mga barkada nila na nasa likuran ni Rex na nakaupo katabi ni Red. Di nakatiis si Limuel at tumawag ito sa jowa. After some words, "Then let's break up," sigaw nito sa kabilang linya. Halos itapon nito ang hawak na iPhone sa inis. "Boo! You lose!" Kantsaw ang buong barkada. Pinagpawisang iniabot ni Limuel ang ATM card kay Rex. "Wah! Let's call it a party after this." Tumatawang ipinakita ni Rex sa lahat ng ATM card ng kaibigan. Tawa na magbabarkada liban kay Limuel. "No hard feelings, bro. A bet is a bet." Pinatapik-tapik niya sa balikat ang katabi na may halong panunudyo. Sinabayan naman ito ng tatlo pa. "Hey, why don't we make another bet?" Session bigla ni Limuel maya-maya. "Since natalo ako at wala pang nananalo sa atin, why don't we give Rex a try?" Tanong nito. Nakangisi itong tumingin sa kanya. Tumawa ang binata bilang sagot. "Cool." Susog ng tatlo saka nag-high five. "Okay, cool." Pakasawal na pagsang-ayon ni Rex. "See that exit there?" Wika ni Limuel. Itinuro ang entrance exit ng mall sa harapan. Nagsunura ng tingin ang tatlo. "I'll count up to 10 after that." Kung sino ang unang lumabas na babae sa exit, ayon ang liligawan ni Rex at ikakama after a week. Wika ni Limuel. "Pre, paano kung matanda na ang unang lumabas dyan?" Birong wika ni Red. Nagtawa na ng lahat. "Paano kung pilay?" Wika naman ni JR. Lalong napalakas ang tawa na ng lahat. Then, the countdown began. 4, 3, 2, 1, start. Nagtingin na agad ang lahat sa exit ng mall. Halos walang kumukurap sa kanila habang nakatitig doon. Ang ilan sa kanila ay pigil ang pagtawa. Ang ilan ay curious. At si Rex, he was excited and nervous at the same time. Ngayon niya lang ito naramdaman. Then, finally, a girl went out the wide door. "Wow!" Bulalas ng apat pagkakita sa lumabas, liban kay Rex. He became overwhelmed with emotions. He never felt this kind of feelings in his entire life. He even couldn't tell what kind feelings he had right at that moment. "Jackpot, bro! It's a college girl!" Pumilantik si Limuel sabay yakap ng mahigpit kay Rex. "Congrats, bro! Do your best!" Nakangising panunod yun ito sa kanya. Alangani naman siyang ngumiti. No, he must quit. He was just a playboy, not a very bad guy. Why he has a feeling indifferent now? What was with the girl that made him so nervous? "Hey, look! Parang may problema si girl," pansin ni Red. "Guys, give me 3 months. Wika ni Rex sabay bukas ng pinto at bumaba agad sa sasakyan, papunta sa babaeng naging pustahan nila. "What? 3 months? Di makapaniwalang bulalas ni Limuel. Taas ang mga kilay na tumingin sa tatlo, awang din ang mga labi sa tinuran ng binata. Nang makabawi, sabay-sabay na nagtawa na ng mga ito. Bago lumapit si Rex ay kinuha muna niya sa bulsang ng pantalon ng iPhone saka ilihim na kinuha ng picture ang nakayuhong dalaga habang naglalakad. Saka siya uli nagpatuloy sa paghakbang nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Renz is calling," ang nakasaad sa screen. Nagtaka siya. Bakit biglang tumawag ang kakambal niya?
Hey bro, what's up? Wika niya. I'm warning you. Don't mess up with my property. Matigas na wika nito sa nagbabantang boses. Saka biglang nag-end ng call. Every time I pass your door, I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart, and I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.